Magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kaibigan nating OFW. Sa araw na ito, ako po si Taong Gala at ang pag-uusapan natin ay isang mahalagang kwento ng kasaysayan. Bago po natin pag-usapan ang kwento ng pagbabalik sa Malacanang ng Banga Marcos, ay muli nating balikan ang kasaysayan. Noong unang panahon, ang Pilipinas ay puno ng kwento ng kasaysayan. Ilang malalaking bansa ang sumakop sa atin. Mula sa bansang Amerika, Hapon at Espanya. Ang kasaysayan ito ay nagbigay sa atin at nakaapekto sa kultura ng bawat Pilipino na hanggang sa ngayon ang ilan ay daladala pa natin. Subalit, higit na makulay ang kasaysayan ng politika ng ating bansa noong panahon ng rehiming Marcos. December 30, 1965, nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos bilang pangulo ng ating bansa. Simula sa taong 'yan, maraming mga proyekto ang tinamasa ng bansang Pilipinas. Pinalakas niya ang agrikultura, ang edukasyon at infrastruktura. Marami siyang mga ginawang mga gusali, kalsadahan, hospital na tinamasa ng ating mga kapwa Pilipino. Subalit, noong September 21, 1972, dito kanyang iprenoklama ang Marcelo. Ilan sa ating mga kababayan ang natakot rito. Di umano, ito ay pagsikil sa karapatan pantao ng isang Pilipino. Nagwakas ang kanyang rehimen noong 1986 nang magkaroon ng INSA People Power. Binaba sila sa pwesto at naupo si Pangulong Corazon Aquino. Milyong-milyong mga tao ang nag-ipon sa INSA upang pababain siya sa pwesto. Sa pagbabalik ng panahon, madami ng mga pangulo ang dumaan at nanilbihan sa ating bayan. Subalit ngayon, ang milyong-milyong mga taong nasa INSA noon ay maaaring kasama na ngayon sa milyong-milyong mga taong muling nagtiwala at nagbigay ng malaking boto para kay Bongbong Marcos. Marami man mga hamon sa buhay, maraming mga pagsubok ang nagdaan, maraming mga isyong ipinukol, mga isyong binulid at hinulma ng kasaysayan. Kasaysayan na siyang nagtulak sa maling paniniwala ng Pilipino. Bagamat sa ngayon, mulat na ang taong bayan. Mulat na ang taong bayan kung kaya't binigyan ka ng isang malaking mandato upang kami ay isalba at tulungan. Sa nakatakdang pag-upo mo sa Malacanang bilang pangulo, aasahan mong nandirito lang kami. Ang 30 milyong mga taong nagbigay sa iyo ng mandato at umaasang ipagkakaloob rin ang programa para sa mga taong bayan, higit lalo ang mga nasa laylayan ng lipunan. Maraming umaasa sa iyo. Isa kang huwarang pangulo. Mabuhay ka, Bongbong Marcos.